Fernando Perez, bumangon ka dyan. Kinapatawag ka ngayon. Ako yun. Sigurado yung babae yun at bumalik siya. Ako si Fernando Perez. Sumama ka sa akin. Nandito. Senyora. Senyora. Iho. Iho, anak ko. Malapit ka nang makalabas. Sana nga po, senyora. Simula ngayon, hindi ka na mahihirapan pa. Huwag ka na mag-alala dahil makakaasa ka na tutulungan kita. Anong ginagawa mo, Maria? Nakaluhod na ako sa harap mo at nagmamakaawa na tulungan mo siya. At nagbabakasakali ako baka makumbinsi kita. Sige na, Maria. Palalabasin ko na ang batang yun mula sa kulungan. Ako ito, Maria. Oo, alam ko. Ano nang ibabalita mo sa akin, Luis Fernando? Sabihin mo sa akin, ang anak ko, lalaya na ba siya? Huwag ka eksaherada, hindi mo siya anak. Pero yun ang tingin ko sa kanya. Napalapit na ako sa kanya dahil maaaring maging tulad din niya ang anak natin. Sabihin mo na sa akin, malaya na ba siya? Mamayang hapon na siya lalabas. Diyos ko. Masaya ka na ba? Luis Fernando, hindi mo lang alam kung gaano kabuti ang ginagawa mong ito ngayon. Makukuha mo ang gantimpala mo balang araw. Yun lang ang sasabihin ko. Mahal ko, uuwi ka ba para kumain? Hindi, malabo yun. Marami pa akong kailangan gawin. Paalam, Maria. Sige, mahal ko. Anong sinabi niya sa'yo? Makalalaya ng anak ko mamayang hapon. Mabuti naman. Pero maging maingat ka sa pakikipag-usap mo kay Luis Fernando kung ayaw mong malaman niya agad ang totoo. Masyado lang po ako masaya, tito. Pero ayaw niya talagang maniwala sa akin. Hindi siya naniniwala na anak namin ang batang yun. Gusto kong naroon ako mismo na naghihintay pag lumabas na sa kulungan ng anak ko. Teka, hindi ka naman pupunta roon na mag-isa, hindi ba? Hindi, tito. Hindi po si Aling Lupe o si Senyora Victoria nang sasama sa akin. Hindi niyo po kailangang ipagpaliban ang mga gagawin niyo para lang sa mga kabaliwan ko. Ay, kailangan mo maging kalmado, Maria. Baka naman mahalata ka nila. Ay, Senyora Victoria! Buong buhay kong iniyakan ang pagkawala ng anak ko. At sa isang iglap, pinagtagpo na kami ng tadhana sa ganito kalungkot na sitwasyon. Pero dapat kong ipagpasalamat sa Diyos. Dahil sa halip na matagpuan ko siyang pariwara, tamang-tamang pagkakataon nakita ko siya. Hindi pa dumarating si Attorney Luis Fernando de la Vega. Sigurado ka? Oo naman, senyora. Sino po sila? Ako si Attorney Marrero. Tungkol saan? Personal. Tatawag na lang ako ulit. Ay, wala pa rin siya. Sana makalabas na siya agad. Hanggat pinapayagan nila tayo rito, maghintay na lang tayo. Malapit na sigurong lumabas si nandito. Ay, sana nga, Maria, sana nga. Dapat tayong makabalik bago mag-alas 7 para hindi magalit si Luis Fernando. Ay, nangako ako sa kanyang hindi ako aalis at magiging kalmado ko habang inaasikaso niyang lahat. Pero paano ako susunod sa kanya kung tungkol ito sa anak ko? Magandang hapon. Magandang hapon. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Oo, Roberta. Sino raw? Attorney Marrero? Wala akong naalala. Ipasa mo ang tawag sa linya ko. Hello? Nakausap din kita. Alam mo, nag-aalala talaga ako sa batang yun. Lalo na dahil sa kanyang ina. Nakiusap siya na tulungan ko siya. Alam niyo naman na nagpapagaling pa siya sa klinika at alam niyo ang pinakamabuting gamot para sa kanya yung makita ang anak niya. Iniurong ng asawa mo ang kaso at pinakiusapan niya akong asikasuhin ng mga papeles. Pakiusap, attorney. Ang totoo, walang alam ang asawa kong narito ako. Hindi niya maintindihan kung bakit ko ito ginagawa. Pero bilang Kristiyano, obligasyon kong gawin ito. Lalaya na si nandito, tama ba? Oo, senyora. Mga ilang minuto na lang. Hindi ko na nga alam kung ilang beses na kitang tinawagan. Saan ka ba galing? Sa meeting. Anong kailangan mo? Makausap ka. Ang alam ko, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Siyempre, kailangan natin mag-usap. Tungkol sa pera. Tungkol sa malaking halaga. Salamat. Salamat. Dito lang kayo. Malapit na rin nilang ilabas ang bata. May mga huling bagay lang kong asikasuhin. Ay, Diyos ko. Hindi na ako makapaghintay. Diyos ko, salamat. Nandito.
Senyora, nandito po ulit kayo para sa akin? Oo, pero nandito ako ngayon para sabihin sa'yo na palalayain ka na nila. May mga huling bagay na lang na inaasikaso si Attorney Larios. Ay, senyora, napakabait niyo po talaga. Parang gusto ko po umiyak. Hindi na kita pababayaan ulit nandito. Maria, huminahon ka. Ang ibig kong sabihin, tutulungan na kita para naman hindi mo na ulitin ang ginawa mo. Kahit naman hindi niyo ako tulungan, senyora, hindi ko na po ulitin yon. Putulin niyo pa po ang kamay ko. Magkano gusto mo ngayon? Doble sa ibinigay mo sa akin noon. Sige, ibibigay ko sa'yo bukas. Kailangan ngayon na. Sige, pero may dokumento ka na kailangan pirmahan para sa akin. Isang dokumento? Oo, bagay na magbibigay ng katiyakan na hindi mo na ako mabablockmail. Na ito na ang huling pagkakataon na magbibigay ako ng pera sa'yo para manahimik ka na. Ah, hindi. Wala kong pipirmahang anumang papeles. Kung ganun, wala kang makukuhang pera. Sasabihin ko kay tita ang totoo. Gawin mo kung anong gusto mo. Hindi. Teka, sandali lang. Sige na, pipirmahan ko na yan. Pero ang gusto ko, dadagdagan mo ng 50,000 ang ibibigay mo sa akin. Anong masasabi mo? Dapat ka talagang makulong. Huwag mo na akong dramahan pa. Sa palagay ko naman, hindi ka nalugi. Mapapanatag ka na hindi malalaman ni tita ang totoong pinagmulan niya. At ako naman, hindi na ako makakahingi ng pera tungkol sa sekreto na yun. Hindi tungkol doon sa kahit na ano. O, sige. Pumapayag ka na ba sa presyo ko? Sige. Pupuntahan mo ba? Sige. Pupunta na ako agad sa opisina mo. O, malaya ka na, iho. Ang kailangan mo nalang gawin ngayon ay magpakabait at huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Naintindihan? Sige, senyora. Natutuwa ako na makita kayo. Ganon din sa inyo, Doña Victoria. Maraming salamat. Sandali lang. Attorney, pakiusap. Uulitin ko lang na huwag mong sasabihin sa asawa kung nagpunta ko. Minsan, alam niyo na, hindi lang talaga naiintindihan ng mga lalaki ang mga ginagawa naming mga babae. Huwag kayong mag-alala, senyora. Magandang hapon po. Maraming salamat, attorney. Walang anuman, senyora. Salamat. Maraming salamat. Sige, excuse me. Paalam, iho. Mag-iingat ka. Nandito. Saan mo gustong pumunta? Una po muna sa ospital para makita ko si mama. Sige, ihahatid ka namin doon. Pero isang bagay lang, huwag mo sasabihin sa kanyang ikinulong ka. Hindi niya alam to. Kung gano'n, ano po sinabi niyo sa kanya? Na nagtrabaho ka para sa akin, may ipinagawa lang ako sa'yo. Okay na po ba ang paa niya? Mas mabuti na. Salamat po sa pagbili niyo ng mga gamot. Magkano po ba ang kailangan kong bayaran sa inyo? Ang dami niyo na po nagawa para sa akin. Pero maliit lang po ang kaya ko dahil wala naman akong pera. Hindi, nandito. Wala kang kailangan bayaran sa akin. Pero senyora... Isipin mo na lang na regalo ko yun sa'yo. Ayaw mo ba na ako ay maging isang parang... Isang ninang mo? Siyempre, gusto ko po, senyora. Sige na, Maria. Tayo na. Sige po, sandali lang. Nandito. Nandito, naniniwala ka ba sa akin? Bakit naman po hindi, senyora? Halika. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. At sana huwag mong kalilimutan. Simula ngayon, magbabago na ang lahat sa buhay mo. Mas magiging maayos na ang buhay mo. Poprotektahan na kita. Babantayan kita. Tutulungan kita sa lahat. Na parang ako ang tunay mong ina. Pero sa pagkakataong ito, pangalawang ina, syempre. Alam mo kasi, si Maria ay nawala ng anak na ngayon ay kasing edad mo. At gusto kanyang alagaan alang-alang sa kanyang nawalang anak. Kamukha ko po ba siya, senyora? Sobra. Sobra na minsan iniisip ko na ikaw na talaga siya. Nando, gusto ko itang ituring na parang anak kong nawawala. Hahayaan mo ba akong mahalin ka na parang totoo kong anak? Opo, senyora. Sana nga po ako na lang siya. Pero hindi ko ipagpapalit ang aking mama dahil mahal na mahal ko po siya. Sige. Pero huwag ka nang magtaka sa anumang gagawin ko ngayon, ha? Isipin mo na lang na sa tuwing kinakausap kita, tinitingnan ng may pagmamahal pag inaalagaan kita. Ginagawa ko lang yun sa alaala ng nawala kong anak. Hinihiling ko lang na sana mahalin mo rin ako kahit na konti lang. Nandito ka na, mahal kong anak. Mama, namiss kita. Anak ko. Hindi, sandali nga lang. Ano bang nangyari sa'yo nandito?
Muntik na ako mamatay nang wala ka rito. Anong klaseng pagmamahal naman sa ina yan? Mama, huwag niyo pong sabihin yan. Oo, anak ko, oo. Alam ko nagtatrabaho ka. Nagpunta rito yung babaeng nagbigay sa'yo ng trabaho para sabihin sa akin. Bumuti ang kalagayan ko dahil sa kanya. Napakabuti po ng babaeng yun, Mama. Eto po, binigay niya po ito sa akin. Para sa trabaho ko. Ay, ano ito? Sa akin lahat ito? Mag-iwan ka para sa'yo. Hindi, para sa mga kailangan niyo yan. Mabuti po, okay na kayo. Nakala ko nga, pumayat kayo at maputla, pero maganda pa rin ang itsura niyo. Kumusta ang paan niyo? Eto, mas mabuti na anak ko. Alam niyo, Ma, may pakiramdam ako na tapos na mga kamalasan sa buhay natin. Ay, ang sabi ng babae, bibigyan ka ng permanenteng trabaho. Siguradong bibigyan niya ako ng trabaho. Ano po kaya? Alam niyo, nawalan po siya ng anak at kamukha ko raw, kaya naaawa siya sa akin. Sinabi niya rin sa akin yun nandito. Iyak siya ng iyak at hinamatay pa siya dito. Kawawa naman. Ngayon lang ako nakakita ng mayamang babae na kasing bait niya. Kung pagkatapos nito iba-blackmail pa ako ni Penelope, ipakukulong ko siya. Laban lang. Kahit worried kang magkasakit, eh kailangan.